it's Kate, your first time mom. Again, for today's vlog, I'll be sharing with you my experience in having lunchtime nose job procedure. So if you want to know more about this video, then just keep on watching. Most people are under the impression that surgery is the only option that you can reshape your nose. Pero ngayon nga may tatawag na tayo lunchtime nose job procedure, which comes from the word lunchtime, meaning you can do it on your lunch break. You can see the result quickly, instantly, and effectively, and also it's painless. So, may mararamdaman ka lang na sakit sa unang turok ng anesthesia, but other than that, the rest, painless na talaga siya, wala kang mararamdaman kahit na ano. So, what are the advantages of having lunchtime nose job procedure versus the rhinoplasty procedure, or yung tinatawag natin surgical procedure? So, first is no downtime. So, after mong magpa-procedure ng lunchtime nose job, you can go to your daily routine, you can go back to your work after nung procedure na yun, as in lunchtime lang, meaning it will I think mga less than more or less 30 minutes lang yung gagawin sa'yo. So after nun, okay ka na ulit, tapos makita mo na yung result agad-agad. And next is yun nga, before ka naman magpa-rhinoplasty or yung gusto mo talaga magpa-surgical na, makikita mo na yung result for the lunchtime, meaning pwede mo siyang ipa-alter kung hindi mo gusto, kasi nga hindi naman siya permanent eh. Tatagal lang siya for 2 years, tapos matutunaw na yung trend sa katawan mo or yung filler sa katawan mo. And also, of course, it's cheaper. So, I had my procedure done at Aqua Belleza Skin and Body. They're located at 4th floor, Robinson's, Imus. So, they currently have a promo. For the third, they have 10,999 pesos only. And for the fillers plus thread, so it's a combination. Like, fillers, you can makikita mo, di ba, minsan may mga ilong na may bako-bako. So, nilalagyan nila ng fillers yun para magpantay yung nose. That one would be 15,899. Of course, it wouldn't be possible without the owner of Aqua Belleza Skin and Body, Dr. Fatima Elano, and their cosmetic surgeon, Dr. Julianne Regalado, and nurse Romer De La Cruz. So they are the ones who did my procedure. So I will be inserting clips on how they did the preparation through the main procedure na. I'll be fast-forwarding some of the clips kasi baka medyo sensitive kayo sa ganong part. So, just wait for it. Area around the nose. Saka yung loob ng nose natin, gumisin lang yun. So, properly cleanse yung face, malinis na yung mukha, tinanggal lahat ng makeup. Tapos, linis na. Prep na natin yung ating area of interest, which is the nose. Ano siya nga, medyo may amoy na po. Okay, amoy ma'am, sa linis lang. Buta set, bibig, hinga. Gumisin lang mabuti yung area. Topical anesthesia, no, over the skin para ultimo yung ating mga injection, no, hindi mo mararamdaman. O medyo blunted yung pakiramdam. So, mga ilang gusto mo? Usually yan, mga nasa 15 to 20 minutes. Ayun na kayo. Para kang sinok. Threads na gagamitin. So, gagamit tayo sa kanya. Estimate ko, 6 na threads. Itong mga habang threads, 6 na threads para dun sa blades niya. Okay? Tapos, itong medyo mas maikli na thread para dun sa columella or malapit sa tip ng nose. Plastic after the topical anesthesia is a tangent solution for better absorption of anesthesia. Okay, so, mamaya, mag-inject ko kasi na for actually. Anesthesia din. Anesthesia din siya. So, the lower class of anesthesia natin is yung topical, which is looking at the okay. And then, yung local, which is looking at okay. So, mamaya, transformation. Mahasang ko. Okay ba yung position or medyo up natin? Okay. Si nurse, ano po? Romer. Rip, nurse Romer po. Hello. Huwag yung child extension. Nabalad na pag-alala.
thread nose is, or yung popularly known as hyper thread nose. Lalagyan lang tayo ng mga thread sa ilong. So, kaya siya tinawag na lunchtime procedure kasi basically, pwede mo siyang gawin during your lunch break. Ganun kabilis yung procedure at wala siyang downtime. So, parang wala naman nangyari kung ang gabal na ilong nangyari. Mabilisan lang. Lunchtime, wala siyang downtime. Eh. So, anesthesia. So, bukod sa pinahit, maglalagay rin tayo ng injection. Pinoos, kapanya na natin siguro ng dos para hindi ka masyadong nagsipaw. So, nagdanyan mo na ng natin. So, maglalagay muna tayo ng anesthesia na nag-injection mo tayo. So, ano, masyado pa lang maligit ko. Pwede muna tayo anesthesia dito sa dulo o sa tips ng dulo. Ito yung ating dito dadaan yung thread. Ito naman, di ba? Nasa loob na po. Nag-ano na na. Nag-inject na. Okay. Anesthesia pa. Kumakapal na, no? First thread is very good, kaya up. Second thread. Doon din lang, kung saan ko nasa pwede. So the short one, and it's a tatayo. It's a tatayo. Ito yung para sa polymerba. May pagbabagay ba? Anesthesia. Dapat lang may takip to. Okay. Bibigyan ka namin ng band-aid. Okay. Plaster pala. Okay, nasa yung plaster natin. Sakpan lang natin to. For the next 3 days, just cover it. Okay. Yung maliit na plaster. Ganun lang. Maliit lang yung ano eh. Maliit lang yung entry site ng para sa thread, no? Basta lagyan na ng plaster. So, ito ang lipid lang. Okay.
Yan. So, lunchtime procedure. Kasi mabilis lang. Kayang gawin during lunch break. Walang downtime. Back to work. Kung may trabaho ka, pwede ka na ulit magtrabaho. Yung result niyan, yung effect niyan sa inyo, no, would last you 2 years at most. Usually, 2 years. Tapos, top up na lang. Retouch na lang po. Pwede 2 years. Kung ito yung paraan ng gusto mong pagpapaganda ng ilong. Ha? So, that's not surgical. Mabilis. Walang operasyon, pero kita mo ka agad yung resulta. Okay, tapos, go back to your normal activity. Wala naman pong bawal. Wala naman bawal masyado. Yun lang, syempre, masusunod na araw, ingat na ako natamaan dito. No? Siguro mga 2 to 3 days. Tapos, pwede ka mag-apply ng cold compress dito sa area na to. Cold compress mo lang, 15 minutes. Cold compress, 15 minutes every 4 hours. Every 4 hours in the next 2 to 3 days para mas mabilis mong subside yung long term. Pero basically, parang wala naman nangyari. Para ka lang talaga, ano? Para ka lang talaga nagkaroon ng nose line. So, bilis na. 15 minutes less, mas matagal pa yung anesthesia. Oo nga. Tapos, re-evaluate na lang after 2 weeks. Ito namin after 2 weeks. Mag-send na lang yung picture. Kapalag na. Pero you're going to like it. Kapain ko siya dito. So, ang binigay natin, walo. Walo, nakikita ko na siya. Walo sa... Walo sa bridge. Apat sa columela. Okay, para mas ma-project ko yung columela dito. Mas tumaas siya. Okay, so the mod, wala naman kailangan dito nila gamot except pay-deliver, mamaya ako pay-deliver. Bibigyan ito na ni Teta. Okay, thank you po. Yan, so you can see the whole procedure naman na. So kung tatanungin niyo ako, how long it will take to the thread to absorb by your body. So, it will take 2 years bago siya mawala sa katawan nyo. Ma-absorb lang siya din siya ng katawan nyo. And kung tatanungin nyo, masakit ba? Hindi naman siya masakit. Yung as in yung whole process, hindi masakit. Yung masakit lang is yung unang turok ng anesthesia dito sa part na to. Diyan siya masakit kasi talagang mararamdaman mo yung anesthesia na pumapasok sa'yo. Pero after nun, hindi na talaga siya masakit. Kasi nga, talagang wala kang mararamdaman. Maririnig mo yung parang balat na napupunit or yung laman na napupunit. Pero hindi siya masakit as in wala ka talagang mararamdaman. And do's and don'ts after the procedure. So, wala naman talagang bawal. Kasi nga, after nga nun, yun nga sinasabi namin na no downtime, meaning you can do your daily routine afterwards. Huwag mo lang talaga siyang, iwasan mo lang siya na matamaan kasi syempre masakit. Pero yung tatabi niya, hindi naman talaga siya tumatabi. Masakit lang talaga siya pag tinatamaan. Tapos kailangan, after mong procedure na yon, kailangan mo i-disinfect yung sugat. Siyempre kasi meron siyang entry point pa rin dito. As in yung entry point niya, maliit lang talaga siya. Pinasukan niya kasi ng mga threads. So yun lang naman, kailangan mo i-disinfect. Pero after nun ha, huwag mo muna siya agad babasain. Kinabukasan, tsaka ka maghihilamos, tsaka ka magpapalit ng plaster. Kailangan for 3 days, tsaka ako for 3 days, araw-araw na yun, nagpapalit ako ng plaster. Pero after nun, wala naman na. Hindi na ako madalas naglalagay ng ice pack sa ilong para kasi pampawala din daw yun ng swelling. Yun lang, after nun, wala naman na talaga akong naramdaman. Tapos, back to work, wala talagang masakit. Yun nga lang, dito medyo yung sugat lang dito, medyo mararamdaman mo pa siya. Next is, gano'ng katagal yung healing time niya? Healing time would be 2 to 3 days lang. Yung sa akin, 2 to 3 days lang siya. Dito lang medyo namaga yung dito ko. Itong part na to, mamamaga of course. Tapos dito medyo may parang pasapa siya, pero hindi naman na siya masakit. Pagka ginanon mo yung ilong mo, mararamdaman mo parang may thread. So inilagay kasi sa ilong ko, 8 threads dito, then 4 threads dito. Para umangat talaga siyang ganyan. Ayan, papakita close up. Ganyan siya sa gilid, tapos ganyan siya sa unahan. Ito siya sa kabilang gilid. Ayan, ganyan siya.
Kasi ano siya eh, medyo maano yung ilong ko, medyo bilog. So yung dito daw na part na to, medyo mataba kasi siya. So kailangan na daw talaga nun i-surgery. Pero ito nga kasi, pinaangat yung ilong ko. So para magkaka-bridge talaga siya. Syempre hindi na ako mahirapan mag-contour, diba? Kasi may bridge na agad siya. Yan. Ganyan lang siya. Wala talagang masakit. So after lang nang binigyan ako ng gamot ni Dr. July ng Mefenamic, syempre para painkiller, tsaka ko ang Amoxiclav yata yun, antibiotics, for 7 days, every, 2 times a day, for 7 days, ganyan. Tapos yung Mefenamic, Mefenamic pang ano lang yun, pang masakit lang talaga siya. So, pagkatapos ko ng procedure na yun, uminom ako ng Mefenamic kasi medyo umuhupa na yung, yung anesthesia. Tapos, after nun, hindi na ako uminom nun. Kasi yun na siya, kita nyo. Ayan, may tricycle pang dumaan. Sorry na. Ayan ang ilong ko. Diba? Mas hindi na siya mahirapan. Tsaka kitang-kita nyo yung angat niya. Saan ko na? Ako na lang yung lalapit kasi yung camera lang. So, if you want to have a lunchtime nose job procedure, I will leave all the details below para makapagpa-schedule kayo sa kanila. Kasi nga, limited time offer lang yun ha. So, talagang worth it siya. Worth it kung itatry nyo. Tapos kung gusto nyo talagang magpa-instant effect para sa nose nyo, go na. Push nyo na. Kasi nga talagang maganda talaga yung kakalabasan niya. Tapos wala pa kayong mararamdaman. Kung takot kayo sa surgery, ito na yung sign na gawin nyo yung lunchtime nose job procedure. Tapos yun yung sasabi ko, I'll leave their details down below. Tapos yung prices nila, you can follow their social media accounts. Lagi ko dito o kahit sa ibaba para at least makapagpa-schedule na din kayo. Kasi alam ko, parang not sure ha kung every Friday ba nila gagawin or every Sunday. Basta mag-inquire lang kayo sa kanila. And that's it. Thank you guys for watching. Ayan. So, if you want to know more about my videos, please do like, share, and subscribe. Or if you have any questions, comment down below. I'd be happy to answer them for you. And, yun lang. So, bye guys! Don't forget, be good and God bless. Bye!